Papa, wake up na, please. Sinisira na magkina yung pamilya natin. Pati yung negosyo natin, sinisira na nila. Desperate na si Gabby. Isa pang desperada, itong si Araceli. Talagang tinananggal ko ang makeup ko. Hala nga naman magmukha akong biktima ng domestic violence bago akong nagkita ni Akme. Wala, mamamatay ako dito. Uuwi na ako. Gagawin ko po lahat. Aalis ko po kayo dito as soon as possible. Pati pa ba naman si Abuela Maxi? Pero ayokong ma-involve or be a part of that decision-making process. So I'd still like to insist on resigning. Gusto kong sabihin ko kay Gabby ang mga bagay na hindi niya alam tungkol sa'yo. May alam si Araceli kay Simon? At may kailangang malaman si Gabby. As of now, right this very minute, I am firing you as the chief executive officer of this resort. You can't fire me! Monique is taking your place! Oh my gosh! How dare you create a scene! How dare you fire me from my job! Una, nilayo na si Abuela. Tapos naman ngayon, ako yung ipapire na dito sa resort? You can't do this to me. You can't just push me away. Well, you had your reign, Gabby. Now it's my turn to reign. Ako na ang bagong reyna ng resort na to. Ano ba akala sa negosyo natin? Corona? Nabasta-basta nilang aagawin? Katawan ko. Ano ba itong mga nakakabit sa akin? Parang kailangan ko mag-exercise, ha? Teka, huwag ka masyado. Bilis! Ang kapit ng kapit. Wala nga akong makita, eh. Kaya nga tayo nagpa-flashlight, eh. Ano? Eh, kasi baka may nag-short circuit. Kaya nag-brown out. Ala nga namang hindi nakabayad ang mga barinuwebo ng ilaw kaya walang kuryente. Chimrod? Alam mo ba yung kwento ng yaya na pinasok yung bahay ng alaga niya ng loko-loko? Tinawagan ng pinawagan ang cellphone niya. Ano namang kalokohan niya pinagkikwento mo? Salamat, Georgie. Isinama mo ako kina Maxi. Kasi mabigat na rin ang loob ko, eh. Dahil nagkikimkim ako ng sama ng loob sa isang friend. Salamat din at napatawad mo na siya. Sa bagay, eh, wala naman siyang atraso sa iyo, hindi ba? Tama. Tsaka, nakita ko naman, eh, mas mabigat ang sitwasyon niya kaysa sa akin. At tsaka, bagamat mas mayaman siya, pero hindi siya masaya. Hindi siya masaya kasi walang nagmamahal sa kanya. Tapos, pinatrace nila yung tawag sa pulis. Eh, siyempre, pulis lang naman talaga mag-trace ng mga cellphone. Nung na-trace nila, alam ba ako saan ang gagaling ang tawag? Sa loob ng bahay! Alam mo, Yaya Tabs, hindi ako natatakot dyan sa kwento mo. Wala yan sa kwento ng lolo ko. Ha? Eto, narinig mo na ba yung kwento ng sepulturero? Na nilapitan ng isang puting lalaki. Ha? Hindi, hindi. Ano yun? Hindi po ito beauty contest. Really? Now don't get smart with me, Gabriel. I am in control. So get out of this resort. Get out of my resort! You don't own this resort. Power of attorney lang po ang pinanghahawakan ninyo. Yes, you have the control, but you don't have the ownership of this company. Well, control is all I need. Get out! Kaya,
Nakapag-desisyon na ako, Georgie. Magpaparaya na ako. Ha? Georgie, doon ka na lang sa kanya. Doon ka na lang pupunta kay Maxie. Kung yun ang ikaliligaya niya. Sa ilang araw na lang na nalalabi sa buhay niya, gusto ko siyang maging masaya. Hindi ako makakapayag sa ginagawa niyo. You know what? If I were you, kusa ka nang umalis. Kung ayaw mong mapahiya, dahil tatawagan ko mga pulis, umalis ka na ngayon habang may natitira pang dignidad sa pagbumukha mong punong-puno ng icing. You look pathetic! Get out! Ano ba nakaharap ka dyan eh? Stop it! Ah! Gabby! Gabby! My gosh! Balibalita kasi sa amin na may isang puting lalaki na pumapatay ng mga maliliit at mga batang babae. Ang pangalan niya ay ano? Arnaldo Belo. Arnaldo Belo? Itong Arnaldo Belo to, oh, marami na siyang napatay ng mga maliliit at mga batang babae. Pero matagal nang patay itong si Arnaldo Belo. Ngayon? Isang gabi. Ano nangyari? Sa simenteryo ng aming bayan. Oh. May isang sepulturero na naglilinis at nag-aayos ng isang nicho kung saan ililibing ang kakamatay na isang batang babae na namatay dahil sa sipon. Tapos, bigla-bigla na lang, may lumapit sa kanya isang puting lalaki. Ano nangyari nung lumapit? Hinawakan siya ng napakalamig na kamay. At ang sabi ay, huwag mo siyang ilibing. Doon mo siya ilibing. Inausap siya. Tapos, at naglakad sila papunta. Doon. Unti-unti silang lumalapit hanggang ang doon ay naging dito. Dito? At ang sabi ay, ang sabi? Saan mo ilibing? Ang batang babae. Ang ginawa ng sepulturero? Ang sabi ng sepulturero, tinignan niya ang nicho at nakita niya ang pangalan na nakasulat sa nicho. Ano? Nakasulat? At ang nakasulat ay, Ang boses niya ay tapos ka ni Jim Rodin na. Kano kayo nangyari? Aurin, say that you love me. Show me that you care. Tisoy! Tisoy, please! Please! Ano ba? Tigilan mo na nga ako! Brown out na nga! Wala na tayong makita, wala tayong kandila! Kung ako sa'yo, umuwi ka na kasi baka mamaya may paparating pang bagyo! Teka muna, Aurin! Whitey, sigurado ko ba sa sinasabi mo? Oo, Georgie. Handa na akong magparaya. Para sa isang kaibigan na ilang araw na lang itatagal sa mundong ito. Gusto ko siyang lumigaya. Kaya I set you free. Whitey, may sakit ka ba? Wala. Sasabi ako sa'yo ng totoo. Sigurado ka? Wala kang sakit? Oo nga, sigurado nga.
Whitey. Napakabait mo talaga. Kahit na hindi tayo naging mag-on. Teka muna. Naging mag-on ba tayo? Ito naman eh. Nagpapakamartir na nga ako dito eh. Huwag ka nga ganyan. Ano ka ba? What are four friends? Lord, help me, God! It's okay. Puti mo ito, Jim. Puti mo ito talaga. Hindi na ako kami papakabait. Hindi ko nakakainin lahat ng mga sobrang pagkain. Diyos ko, makakutukarin niyo po. May kakawag yung multo ko. May kakawag. Tisoy, stop! Okay? Alam mo, konting-konti na lang, ganito na lang, sasagutin na sana kita. Ang problema, tininitin mo na naman ako ng mga corny mong tulang kanta. Let's go. Corny? May kamukha nga. May kamukha. Sino kamukha? Sino? Sino! Okay ka lang ba? Oo, okay, na, okay lang ako. Hindi lang akong magpaniwala na gising si Sir Aaron. Sir Aaron? Paano kayo gumising? May naalala ba kayo? Oo, paano? Paano nangyari? Si Gabby? Alam mo kung ba't nila ginagawa sa akin to? Kasi alam nila na wala akong kakampi. Alam nila na si Abuela wala sa bahay, tapos si Papa kumatos. Yung mga kapayag na maltratuhin nila akong ganto-ganto lang. Lalaban ako, Rocky. Ma'am Gabby, relax lang kayo, ah. Ngayon ko lang kayo nakita na ganyan gagalit. Natatakot po ako sa inyo. Sumusobra na talaga yung Gabby na yan. Kung umasa ka naman kung sinong importante, impostora lang naman siya. Yun lang, ah, Mami. Impostora lang siya. Bakit hindi natin siya ipuhong? Sinabi ko naman sa'yo, hindi pa pwede sa ngayon. Kailangan hintayin natin mailipat muna sa atin ang mga kayamanan ng mga Brinuevo. Gabby, si Gabby daw. Sir, si Senorita Gabby po. Malaki na po siya, hindi na siya baby. Dalaga na ang baby ko? Senorito Aaron, 12 years po kayong nasa coma. Oo, sir. Alam niyo po, si Senorita Gabby, 20 years old na po siya. Baka naman, nagka-amnesia si Sir Aaron. Ganyan kasi yung mga napapanood ko sa soap opera sa TV. Pero alam mo, mali ka rin, hindi eh. Kasi ba't naalala niya si Senorita Gabby? Alam niya yung pangalan, alam niya eh. Nakikigil na ako, Gabby! No, anak, but don't worry. Anyway, we're still the winners here. Nasa atin yung power of attorney at tayo pala nagpapatakbo ng mga properties. Fine. Eh, sino ba hindi magagalit ng ganito? Ikaw, isipin mo. Traitorin ka ng pamilya mo, hindi ka ba magagalit? Sa bagay. Oh, ikaw, tanong ko lang ah. Kanino ka makakampi? Siyempre, ma'am, inyo ako. Basta, Mami, guhi mo na lahat para mapunta sa ating lahat ng yaman nila. I am. Ako nang bahala sa ibang bagay. Kakanti ako ng kaapi na yon. And I won't stop until her life is completely ruined. Eh, nasaan ang anak ko? Ay, mabuti pa. Tawagan na natin si Senorita Gabby at si Senyora Araceli. Oo, sige. Tatawagan ko si Senorita Gabby, pero si Senorita Araceli, ite-text ko lang, ha? That's coming soon. I hope so. Oh. Nag-text si Yaya Tabs. Nagising na si Aaron. Si? Tingin. Oh my gosh. Anong gagawin natin? Pero, ma'am, napansin ko lang, no? Ano? Kasi si Ma'am Araceli, di ba ho, may pasakyan sa mukha. Yung pasak niya, parang makeup ba? Makeup? Bakit? Minsan, nagkakaroon, tapos minsan, nawawala. Tapos, babalik ulit, tapos nawawala. Makeup yun, ma'am, eh, no? Ano mo, Rocky, humanda ka.
Lalaban tayo. The war is on. Ma'am, saglit lang ha. Bakit? Eh, naiilang na ho ako dun sa mga icing sa mukha niyo. Alisin ko lang. Parang ikaw wala ang icing ayan. Sino ka? Pa, ako po si Gabby. Ako po yung anak niyo. Hindi niyo ba ako naaalala? Sino siya? Baby girl niyo po. Si Gabby. Sir, si Gabby, Gabby po. Yan. Oh! Wait, what? Sir? Nakakabigla kasi si Ma'am Gabby sinagot si Ma'am Araceli. Huh? Nagsigawan sila. Tapos, sumabat yung Ma'am Monique, no? Itong Ma'am Gabby, kumuha nung cake, tsaka nung icing. Oh, ano nangyari? Ibinato sa mukha ni Ma'am Monique. Aray! Sinalo ni Ma'am Monique. Gumante yung Monique ngayon. Binato rin si Ma'am Gabby. Nako. Pati nga ako nalagyan ng ano, ng mga icing, tsaka ng cake sa mukha. Oh, nagrambulan na. Nagtadyakan sila? Ay, hindi naman nagtadyakan. Pero ang talagang nagsisigawan doon, si Ma'am Araceli, tsaka si Ma'am Gabby. Aaron is very lucky na nagising siya from his coma. But it will take some time bago siya makarecover fully. How much time, Doc? Well, depende pa rin sa pasyente. It will maybe in a matter of days, weeks, or even months. Doc, I have a question. Bakit kanina parang hinimatay si Senorito Aaron? Umuwi na kami, hindi ba? Pag-uwi namin doon sa mansion, pinuntahan ni Ma'am Gabby si Sir Aaron. So, nakakagulat kasi wala na siya sa coma. Oo. Gising na? Ang anak ni Maxie? Oo. Gising na siya, Lo. Tapos, medyo nakakalungkot lang din kasi si Sir Aaron, hindi na makakilala si Ma'am Gabby. Well, it's normal. Ang mga pasyente na nagigising mula sa coma, kadalasan talaga nagkakaroon ng physical, intellectual, and psychological difficulties na nangangailangan ng special attention. Gradual ang recovery. Habang tumatagal, bumabalik ang ability to respond. Some patients never go beyond the very basic responses, but some recover full awareness. So you mean, Doc, maaaring hindi maka-fully recover si Papa? Naku. Kaya Ma'am Gabby, lungkot, nakakaawa. Tapos, ano na sumunod na kabanata? Wala na. Umuwi na kami. Naku. Kung naman, ba't ka naman umuwi? Dapat di ka man umuwi. Para alam mo lahat na kwento. Ikaw talaga, Buhay ng ibang tao, pinakikialaman mo. Chismoso. Chismoso ka talaga. Kuma, ikaw kasi. But then again, depende nga sa pasyente. Ang pagbalik ng consciousness ay hindi ganun kabilis. Sa unang mga araw, patients are awake for only a few minutes. Then,
the duration of the time being awake gradually increases. Sa pagising nila, kadalasan, they are in a state of confusion. Kasabay nito, yung inability to articulate any speech. Dok, ibig niyo pong sabihin mahihirapan magsalita si Sir Aaron? Sa umpisa, oo. Si Senyora Maxi, kamusta? Eh, okay naman siya. Eh, pero siyempre nalulungkot yun, nasa ospital. Kaya si Whitey, nagparaya na. Oh? Nagparaya? Anong ibig niyong sabihin, Lo? Ang ibig sabihin noon, doon na raw kay Maxi. Siya, libre na raw siya. Libre na raw ako. Ba, parang mga bata eh, no? Ay, ba ganun? May ano, parang pelikula. Ay! Ay, oh! Kamusta, Lolo George? Hello. Namisto kayo? Kamusta ang bakasyon mo? Bakasyon nga, Lolo George! Ano? Kamusta? O kayo? Gabit yung bakasyon ko! Yo, kwento ka! Ano bang latest? Ano? Bakit bakit ang bakasyon ko eh? Gigitan mo nga ako, ano ba latest dyan? Gatong nagutong ka. Ay, si Milet daw, may ibang lalaki na. Sila na. Oo, sila na. Aaron? My God, it's true, you're awake. I missed you so much, my darling. Darling? Did you miss me? Aaron? Don't you know me? It's Araceli. Your wife. Senorita Araceli. Eh, medyo bangag ba si Sir Aaron? Bangag? Ang tinira ni Tito Aaron. Monique! Ba't ka bangag? Kakagising nila ng Tito Aaron. Come on, honey. Give him a kiss. Hi, Tito. That's it, darling. Ka? Yes, I'm Monique. Monique? Yes. Darling, how can you forget? 12 years in coma. But we never stopped loving you. Kaya, Yaya Orin, simula ngayon, ikaw na maghahanda ng pagkain ni Papa. Kahit maganda si Mami sa kasimulik ng pagkain, palitan mo kagad. It's better safe than sorry. Tignan na rin.